kung tinatamad ka nga, gumawa ng sisig dahil sobrang matrabaho ito. Ay madali tayong para dyan. Tara, samahan mo ako. Magluto tayo ng ground pork sisig. Simula natin natin pululuto. Nagpainit lang tayo dito ng kawali. At nang uminit na, nilagyan natin ito ng mantika. At nang uminit na nga mantika, ang gawin natin ay prituhin muna natin yung ating atay ng manok. Ginagawa natin to para at least mabawasan yung lasa nito. Kapag natusta na yung kabilang side, ang gawin lang natin ay ibaliktarin lang natin to. Tulad ng ginagawa ko, hanggang sa matusta din yung kabilang side. At kapag ganito na itsura niya, ay hanguin na natin ito. At itong ating pinagprituhan ay hindi na natin gagalawin yan. Diyan na lang natin to ng sibuyas. Puting sibuyas nga yung aking ginagamit dito. Pero pwede kayong gumamit dito ng pulang sibuyas. Walang problema yan. At kapag lumabas na yung aroma nito, ilalagay na natin itong ating ground pork o giniling na baboy. Ang gagawin natin dito ay igigisa natin to hanggang sa magkulay light brown nito. At habang igigisa natin to, maglalagay na ako dito ng mga pampalasa. Nilagyan ko na nga ito ng asin, black pepper, at naglagay na din ako dito ng hiniwang sili. Siling green ang aking inilalagay dito. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paghahalo. Ang gusto natin ma-achieve dito, mag-evaporate yung liquid na nanggagaling dito sa ating karne. At mapalitan ito ng mantika. At habang ginagawa ko yon, naglagay na din ako dito ng mga pampalasa. Naglagay ako dito ng soy sauce, liquid seasoning, saka itong oyster sauce. Saka ko ito hinalo ng maigi para pantay-pantay yung lasa ng ating nilulutong ulam. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin ay interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Ba't tayo dito sa ating nilulutong ulam? Ito nga sa parte nito ay tatakpan ko muna ito. Papakuloyin lang natin ito ng mga 15 minutes. Mabilis lang naman maluto ito. At makalipas ka ng 15 minutes, kung nakikita nyo, nag-evaporate na yung sabaw at mantika na nga lang yung natira. Kaya naman, ito na yung hudyat para ilagay ko itong ating hiniwang atay ng manok. Ito nga ating prinito kanina. Tapos kung mailagay yung ating hiniwang atay ng manok, ay hinalo ko lang ito ng maigi. At dahil nga wala tayong utak ng baboy, ito yung kalimitang nilalagay sa sisig. Yun na yung ating ilalagay dito. Dahil nga kapag sisig yung pinag-uusapan, dapat maraming sibuyas. Kaya nagdagdag na din ako ng sibuyas at dinamihan ko na din yung ating sili. Mas maanghang, mas masarap. Pero syempre yung anghang naman ay depende sa tolerance ng kakain. Pag mga bata yung kakain ay konti lang yung ilagay nyong sili. Dito nga sa parte ito ay hinahalo ko lang ito ng maigi. Titikpan ko ito para alam ko kung tama na yung timpla. Dahil nga pasok na ito sa aking panlasa, pinigaan ko lang ito ng lemon. Kunting lemon lang naman yung ating inilagay dito. At saka ko ito hinalo. Kapag sisig nga yung ating pinag-uusapan, hindi talaga mawawala yung itlog. Kambal na nga yata ng sisig ang itlog. Nilagyan ko lang ito ng itlog at lagay ulit ako dito ng toppings na puting sibuyas. At dinagdaga ko na din yung sili. Sa sisig kasi gusto ko talaga yung manghang. At dito nga ay halos patapos na nga ako sa ating pagluluto. At ito na nga yung ating ground pork sisig. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating reseping ibinahagi, baka pwede mo naman to i-share. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Bye-bye!